Mom! Hi guys, it's currently ano ba araw ngayon? Thursday, and it's 9 o'clock in the evening at may napansin kami ni Daddy Don. Leak siya ng leak ng post niya. Dulo ng post, ito papakita namin sa inyo. So guys, ito siya. Ayan. So, medyo nadi-disturb ako. Mm. Pag inahawakan ko naman, hindi naman siya nagre-react. Kakatapos lang namin dun sa... Kakatapos lang namin 2 weeks ago dun sa... Ano natin, guys? Sa ear infection, eto na naman tayo. Dali na lang namin siya tomorrow morning. 3:28 a.m. Tomorrow. Guys, so pupunta na kami sa vet. So yun, hopefully malagyan naman ng gamot agad or matreat agad. So far nakaka-walk naman siya properly. Pero yan. Bobby. Few moments later. Alam na niya guys, papunta dun sa doctor. Pinapa-fill up tayo, guys. Nasa na po siya? Okay naman, Doc. Ito na pagdaan namin yung sa ears niya. Magaling naman yung ears niya. Ano lang kami, Doc? Isang paw niya. Parang red. Hindi ko alam kung kagat. Or ano siya, parang... I don't know eh. Pwede hindi naman po masakit. Sige, sige. Ano kaya, lab-lab? Other than yan lang do. Yan po, you can prescribe naman to topical lang tayo. Okay. Okay. And for observation. Yung sa kanya, localized mm-hmm. naman po. Mm-hmm. So, hindi na muna natin visit. Lagyan nyo na sa doc ng gamot or doon na sa house na lang? Kami na lang doc. For now, minimisan and then lalagyan ng ointment. Okay. And then, bandage na lang. Okay. Hi guys, so nandito na ulit kami sa bahay. Binitok sa room ng anak ko. At ayan, ito si Theodore. Ayan dyan siya. Say hi, injured boy. Share ko lang sa inyo yung full diagnosis kay Theodore. So yun nga, nagkaroon siya ng parang irritation and infection caused by bacteria dun nga sa paw niya. So, kung nakita nyo kanina, dun sa parang nililinisan, tapos nilalagyan ng gamot yung ano niya, yung paws niya, magkaroon ng onting bleeding. Tapos, to be honest with you, parang, hala, ba't nagdudugo? Tapos, ang daming blood. Tapos, parang may inexplain si Doc na, it's our body's natural way of healing itself using the white blood cells. Parang gano'n. So, kaya kailangan tanggalin yun to get rid of the bacteria. So, kaya pala parang pula-pula na siya, may namumuang blood na. So, ayun. Tinanong ko kung may nana ba or something. Sabi naman niya, hindi naman nana. Kasi usually ang nana, pag matagal na, medyo fresh pa. So, sobrang perfect na dinala na namin siya agad. So, sinasabi ko sa kanya, huwag niyo talagang i-downplay yung mga hindi normal sa dogs niyo. Kasi talagang... pag pinatagal nyo, lalala. Okay, ang ginawa sa kanya kanina is, shinave, tapos nilinis at siligyan ng topical ointment. Ngayon, sinabi sa akin nung doktor na hindi naman siya super duper serious. Ang serious is kapag maraming ganun all over the paws, tapos sa ears. Tapos test na naman ako nung sinabi niya. Baka meron sa ears. Ito na naman tayo sa ears, guys. So, sabi ko, buti na lang hindi naman. So, yun lang. Talagang,
ang cost talaga nun is, wala, di talaga may iwasan. Siyempre, sa daan, maging issues pa natin sila. So, ayun, ingat-ingat na lang. Si daddy kasi yung last na nag-walk sa kanya. Sabi ko, kung saan man sila dumaan last time, wag na muna dun. Tapos, ayun, most of the time, mas better talaga pag grass area o kaya lupa, ganyan. Then, yung mga, yung sa, usually yan, yung sa mga gilid-gilid, di ba? Minsan may mga construction, di natin naman malayan, may mga sharp objects na. So, yun. Pala sa amin is ointment, yung mipurosin. So, bumili ako kanina this one. Sabi, 3 times a day for 7 days. So, basically, antibacterial siya. Okay, and then yung sa solution, may nilagay dito, chlorhexidine. Okay, used to clean the affected area before applying the ointment. So, ito na lang, sabi ko, ano na naman yung nilalabas ni ate kanina sa may cashier. Ito siya, naka-vial siya. So, basically, panginis talaga siya ng wounds. So, ito. Yan, parang 40 pesos pa to each. 40 or 50 pesos. Ayan, ito siya. Tapos, 150 ml of distilled water to 1 vial. So, siguro lalagay ko na lang sa isang lalagyan. Tapos, kailangan mo muna siyang i-dilute, hindi to diretso. Tayo ng gauze bandage. Tapos, sabi ni Doc, maganda kung lalagyan ko ng socks. Good luck naman guys sa pagpapatibay nun. Sana hindi matanggal-tanggal. Though, feeling ko naman hindi naman niya itatry tanggalin na yun kapag meron na siya nung e-collar, yung Elizabethan collar. So, ayan. Tapos ito, bumili na rin ako ng tape. Tapos yan. Good luck. Sana sana malagay natin ito. Kuhayo, once na linisin ko ang kanyang sugat. By the way, sobrang cute talaga niya. Tinan mo naman. Mawa naman injured boy ko. Are you okay lang? 6.5 hours later. Days later. Hi guys, so it's already Sunday, early in the morning kanina. Dinala namin ulit si Theo sa vet kasi napansin ko na it has been a week of the medication at wala pa rin pagbabago. It's still red, although hindi na niya kinakain, hindi na niya nililick yung kanyang paws, pero mapula pa rin tapos mamaga. Ayan. So, afternoon, parang sabi ko, dalhin na namin ulit. Tinawagan ko si Doc Kim. Minessage ko muna siya bago ko siya tinawagan. Pero, for reassessment kasi si Theo. Kasi nga, usually talaga pag external, tas localized naman, yung isang area lang sa isang aso, yun nga, topical lang. Pero ngayon kasi may pamamaga na. So, yun, dinala namin siya kanina sa vet. Ayan, pakita ko dito. Tapos, basically, yung ginawa, nilinisan lang yung mga paws niya. Tapos, pinrescriban na kami ng anti-inflammatory na pill. So, ang pangalan niya ay Meloxicam. So, for 3 days, once a day, ipapatake yun kay Theodore. So, ayun. Basically, ang nangyari, kaya parang swollen talaga yung itsura nung paw niya, is yung a part of the, alam mo yung black part dun sa paw, natanggalan yun ng, natanggalan ng balat. So, basically, kaya parang mas malaki pa yung paw niya. Although, sabi ni Doc, since normal naman yung temperature niya, hindi naman siya nagtatae, tapos masigla naman. Hopefully, mag-subside na siya dahil dun sa gamot. If not, I don't know what they will do. Pero sabi ni Doc, since hindi naman siya nababother anything, baka it's gonna be like that na forever. So, ayun. Hopefully,
pagod na akong babalik-balik sa bed. Ayoko na. Gusto ko na gumraduate. Anyway, update ko kayo after 3 days. Hopefully, mag-subside na. 3 days later. Okay, so update lang sa push ni Theodore. So, thank you, Lord. Na-identify na talaga. So, basically, meron talagang maga dun sa po niya. So, sabi naman nito, most likely babalik yun, pero hindi na yung katulad before. So, a lot more careful na lang kami pag nag-walk talaga. As in, iwas na muna talaga yung sa mga mabato, ganyan. Marami namang parks dito sa Baguio. So, dapat doon na lang kami. Medyo grassy area nga. Anyway, ito, andito siya sa tabi ko. Pakita ko sa inyo. Yan siya. Hi! Tapos yan yung feet niya. Naka-bandage pa din yan at until now. Pakita mo, anak. Alam kong medyo gumagaling na rin yung sugat part kasi parang nangangati. Diba ganun naman lahat? At nagsiscap na siya tapos gumagaling na. So, the more kailangan talagang i-balot. So, yun. Very critical yung healing part also. Kasi hanggat nililick nila yan, magkakaroon na yan ng bacteria. So, magiging cycle lang for you guys. So, as much as possible, lalagyan mo talaga ng bandage or yun, socks minsan ginagamit nila. Thank you guys, ayun, sa pagsubaybay again sa aming pagsubok this month. 2 times consecutive this month. So, anyway, thank you again for watching. If you have concerns or personal, alam mo yun, issues with your dog, please do email me at funneimompph@gmail.com or mas mabilis talaga if you comment below. I always reply sa lahat ng comments. So, there you have it. Thank you again for watching. I'll see you again on my next vlog. Bye!